Center, isang mapagkalang araw po sa ating lahat. Meron po tayo ngayon na unit na ipakikita po sa inyo. Ito po ay gasoline engine. Pure stainless po yung body niya. Pati po yung flooring niya, sidings, bali. Ang whole body po talaga is all stainless po. Ito po ay ipakikita ko po sa inyo. Magsimula po tayo sa engine bay niya. Ang engine bay po niya is ito po, makikita nyo, ayan po yung ating Toyota 4K gasoline. Ang ginamit pong gearbox dito, yung ano po, yung nasa front gearbox po na pang Toyota. Kaya pag yung mga ganyang kasa po, o mga ganyang mounting po ng steering box, medyo malalambot po siyang birahin. Lali naka double bar po yung pinaka tie rod niya sa harapan. Ayan po, kung makikita niyo po, stainless po lahat, pati yung cowl niya. Ayan po yung natawag nating cowl sa may taas ng flooring dito sa kinakabitan po ng hydrovac. Ang bull bar po niya, sa bumper po niya, ayan, medyo simple lang, may mga ilaw din po siya naka-design. At ang gulong niya po is naka-mag wheels na po siya na 175x13. Forested po siya na 175R13. 13 po yung mags niya, pero palibasa naka 175 po yung gulong. Medyo mataas po tingnan. Kung mapansin niya, parang kasize na rin po siya yung mga mags natin na 14. Pero 13 lang po yan. Ayan po, may mga ilaw din po siya dito sa may windshield. Then meron na rin po siyang top load sa taas. Bali, trapal po lang yung ano nito, yung pinakabubong niya, pero may support na po siya ngayon. May pinaka hard top po siya. Kung mapapansin niya, may pansuluyan na stainless dito, yung pinaka lobby po niya. Yan po yung stainless po. Bali, hanggang dito po yan. Baga itong pinaka-pisngi po niya, malaking bagay din po yan para sa trapal. Para ang usually ho, pag trapal at walang patigas na ganitong stainless, talaga hong sinisiklat po ng hangin yan pag medyo, lalo na pag mga nasa highway po. Pero ito po, magandang protection po yan. Tsaka yun nga po, ang tubig ho, hindi ho bumabaksak papunta doon sa loob po ng sasakyan na to, ng owner type jeep. Kaya yun po yung kagandahan sa unit na to. Kahit po trapal siya, may suporta po na pansol o pinaka rain gutter po siya doon sa bawat side po ng tolda niya. Then ito po yung part ng likod. Yan, may spare tire na rin po. Ito pong mga ilaw na to, ginagamit po ito sa mga sa stoplight. Nag-stoplight po yan para kita po agad ng mga kasunod nyo. May dalawa ng antena na rin po yan, kabilaan. Yan po yung ating Toyota gasoline na pure stainless po, pati flooring. Yan nga, makikita ko po sa inyo doon naman po sa parting loob. Para kita natin yung stainless na flooring. Yan po, naka stainless na rin po siya na dashboard. Then may console box din po siya. Ayan po yung console box niya. Then car stereo. Ano yun po yung handbrake. Then ito po yung ating seat belt. Ayan, stainless po yung flooring niya. Ayan. Pati po doon sa loob, stainless po yan. Ayan po yung ayan niya, space sa loob. Siguro po sa side, kaya po ng tigda dalawang tao. Then sa gitna, tatlo. Ayan, naka-speak. Yung baffles na rin po yun sa likod, sa taas po ng sandalan, yung pinaka-speaker po ng stereo niya. Then nandoon na rin po yung tweeter. Ayan po, maluwag na po yung space niya sa likod. Ayan, maganda rin po yung space niya sa likod. Ating combination po niya is red and black ang loob po niya. Ayan, meron na rin po siyang pintuan dito sa harap. Ayan.
Ayan po yung ating Toyota 4K na all stainless po yung body nya. Flooring, sidings. At yun po, may suporta pong parang hardtop na rin po. Yung purpose nun sa may pinakita ko po sa inyo kaninang parang tolda na sa bawat gilid po niya. Kaya yun po, ito po yung ating gasoline ngayon sa mga unit po natin ipinakikita. Sa dati po kasi yung mga binibidyo natin more on na diesel. Medyo ngayon po marami po tayong stock na di gasolina, kaya medyo marami-rami po kayong pagpipilian. Ayan pa po yung mga di gasolina natin sa mga susunod po nating video. Isa-isahin ko po yan na ipakita sa inyo. Bali, ni isa-isa po lang natin para kahit papano every 3 times a week po siguro may ibibigyan ko po kayo ng mga napaglilibangan nyo ng mga video po sa bawat week po. Mga siguro mga 3 unit po ang pwede kong maipakita sa inyo. Shout out po sa mga suki po natin, ang mga OFW po na patuloy na sumusuporta po at nagbibigay po ng magandang inspiration po ng mga pagbati nila at pagpuri. Kaya yun po yung isang nagpapalakas po ng loob sa atin, at kahit may mga basher po na hindi po natin mawawala po talaga yon, pero mas nakakataba po ng puso ang karamihang na sinasabi po nila. Dahil sa mga hindi po maganda ang sinasabi, okay lang po yon, kaya po nating tanggapin. Kung meron man silang napupuna po na mali, eh maganda po yon para ma-correct po natin. Hindi naman po tayo perfecto, kaya lahat naman po eh pwede nating pakinggan. Kaya either good or bad suggestion comment o suggestion, tinatanggap po natin yon. Kaya open po tayo sa lahat po ng mga suggestion at comment po ng bawat manonood po natin. Kaya marami pong salamat sa inyo at sa patuloy na pagtitiwala po sa aming pagbablog o sa Firebird Display Center po na YouTube channel. Kaya hanggang sa muli po, marami pong salamat, at lagi po natin tatandaan, ang Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat.